Ay, babalik ulit tayo ng Dinggalan. So ito nga po yung marker ng Gabaldon Revesia, kung saan magkikita ang pinag-scanet nilagaan kasama ang Agila na may mountain. Ito po ay binagyo nung panahon ng Bagyong Pepito. Kung makikita nyo guys, binahatong daan na to dito. Pinaayos lang ng DDWH yan. So ito na po yung yung feeder port ng Dinggalan kung saan kayo mag-provide ng ecological fee. Ito na yung panan na guys, ng Nuestra Senora de la Paz Ibenbiaya, patron ng Dinggalan o ang tinatawag din na grupo. Ito naman yung kanilang stairs guys. Ang hagdan na to ay may 100 baitan. So ito na po yung Nuestra Senora de la Paz Ibenbiaya. Nakalagay na po yung kanyang corona. Kung makikita nyo guys, napakalakas po ng hangin dyan kaya hindi ako nakapagpalipat ng gulod. Ito na po yung marker ng Dinggalan, Aurora. Pagkatapos ko lang guys, kinabukasan ay pinasyal ko naman ang isasama sinat na pasyalan sa Nevesia, which is ang Little Bigan ng Gapan, Nevesia. Ito yung tagpuan sa Gapan. Siguro, tumatanda na talaga tayo. Kasabay ng pagtanda ng panahon. Maraming nagbabago. Dito makikita guys, maraming ay nakaset up na yung kanilang pinakamagandang set up sa holiday season. Sa panahon ngayon, sapat na siguro yun. Kasama natin ang bawat pamilya. Kailan kaya ulit mararamdaman? Ito yung pinakamalaki ng Dairy Single dito guys. At yung pinakamalaki ng ating dyan, Christmas tree. Halos hindi yan nakuhaanan ng buo ni Mayo guys. Kalaki. Yung Dairy Single nga nila guys, kalahati lang yung nakukuhaanan ng Mayo. Kasi ang gamit ko lang controller dito guys ay cellphone lang. Wala pa kasi ang RC. So ito na yung guys, yung boundary ng Laur sa kanang Gabaldon Revesia. Kung saan makikita yung pinakasikat nilang marker, itong Agilang to na may pangunting. Yan. Ginawa to na guys, para magsilbing tourist attraction dito sa Gabaldon Revesia. Ito yung pinaka-iskenic na tanawin dito sa Gabaldon Revesia. Mapapahintong ba talaga sa napakaganda nitong tarawin. Ito naman yung dan nila guys, binahayan ng Bagong Pepito. Tapos yung kabilang bundok, yan na yung Sierra Madre. Yan yung nagsisilbing pananggalang sa mga bagyo na dumarating dito sa Nuevesia guys. Every time na dadaan ng mga bagyo dyan, humihina talaga siya. Kasi nga, napapahina yan ng kabundukan ng Sierra Madre.
guys, kung may ibang makikita nyo dito kayo, pinakakot. Kasi kung kumpis na nagagamit yan sa atin. Dala ng pepita. So approaching na dito na ano guys, na boundary ng Tigalan. Ito yung pinakamasikat nilang ano, barger dito sa Tigalan. Tapos ito yung tourism department nila guys. Yan yung building na yan. So now did you tune out mga Tigalan guys? Ito yung barangay Paltic. Ito yung daan pagunta ng City Beauty. Meron namin pa rin siya dito. Ito, bago rin nyo. Ah, stop. Ah, grabe guys. So ito na yung ano guys, oh, Pwede Airport. Dito kayo magbabayad ng ano, ng ecological fee. Pag gusto mong pumunta ng Pacific Beauty. Sinarang niyo na sa yung volleyball nila. O, oh, diba? Tinutransit pa siya ngayon dito, guys, o. Oh. Wais naman. Buti na lang, hindi dumaan sila dito dito, guys. Yan, o. Punta, diba? Yung makikita niyo yung yan, guys. Ano na yan? Impanta na yan. Impanta na yan. Yung mga nakikita nyo kung mga nakasako na yan guys, yun yung mga pangunahing produkto dito sa Tigalan. Yan ay binabiyahe pa ng bangka papunta dito sa Tigalan para ibiyahe sa Manila. So ito na po ano, yung Hika Road. Ito yung papunta na ano, ng Grotto. Ito rin yung ano, magdudugtong ng Tigalan papunta ng Baler. Balit dadaan to sa kabundukan ng San Luis sa Camarillo Aurora guys. Ito ay hindi pa tapos. Ginagawa pa lang yung ano, bandang party dyan. Hanggang doon pa lang sa ano, Pacific View Deck yung nagagawa. Halos. So kung pupunta pa lang kayo dito guys, siguradin din yung naka condition yung ang inyong mga motor kasi hanggang dito guys may katarikan. Katunayan nga guys, ito ay nakasigundo dito, tapos pagdating sa bandang gitna pinakailangan ko na mag-premiera para makakit lang siya. Ganun siya katarik guys. Tapos dito guys, may nadaanan ako dito, landslide, ayan o, sira na yung daan, halos yung kalahati. Yan yung ano, isa sa mga nagawang insala ng bagyong pipito dito sa Tigalan guys. Dito, ano na ako? Dito guys. Dito na tayo sa ano guys, sa entrance ng ano ng Grotto. Bali meron sila pinapabayaran dito. Ito yung ecological fee. Tapos ano tayo sa
insurance po. Bagong ordinance po yan. Ito yung bagong ordinance na yung Dinggalan, no? Kung pupunta kayo dito, it's either magbayad kayo dun sa Dinggalan Feed Airport o kaya dito na. Pwede rin po rin. Yes. Ngayon po, sir, pag nakapagbayad na po ng environmental fee, dun po sa may Feed Airport, pagdating niyo po dito sa grotto, ipipresenta lang po yung resibo ng ecological fee, hindi niyo na po babayaran yan. At saka good for two days din po yung sa mga tourist destination dito sa bayan ng Dinggalan. May bago pong inilabas na ordinansa ang bayan ng Dinggalan na lahat ng papasok na turista ay kailangan naka-insured. Ngayon po ang insurance natin is 60 pesos per head. Ang covered po niya is 5 a.m. to 6 p.m. Ngayon naman po kung balak niyo mag-overnight, ang ino-offer po namin doon is 100 pesos. Ang covered po niya is 100 hours within Dinggalan Aurora po yon. Bali po 3 days po siya. Makakasiguro po kayo na insured kayo. Ito na yung hagdan guys, oh, mula doon sa ibaba. Bale isang daang steps to. Ganun sa mismong grotto. Tara. Ayun oh. Ha. Kakaingal. May ginawa na din pala sila ano dito, guys. Oh. Tambayan. Tapos pa karami ano. Upuan. Pwede kayong kumain dito. Ayun oh. Ito na yung mga Mary, yung mga Mary guys. Nakalagay na yung ano niya, corona. So meron pala sila dito ginawang ano, isa pang blue deck guys, isang bangka. Ayan guys oh. 360 view na yun dito. Wow. Yan, kung makikita nyo guys, sumasayaw talaga yung mga halaman dito guys, no? Napakalakas kasi ng hangin dito. Kasi ito ay nakaharap sa Pacific Ocean. Ayun siya guys, oh. Negative yung drone dito guys, ano? Ang lakas ng hangin eh. Hindi niya kaya yan. Late pa naman yan. Ayun yung ano guys, oh, yung lighthouse ng Dinggalan. Tapos lalayo pa kayo doon. Ayan na yung kabunduan ng Impanta Quezon. Yung mga kaulapan na yan, sakop yan ng ano, ng Doña Remedios Trinidad. Nandiyan dyan na rin makikita yung ano, yung sa Barilaque, parte ng Real. Bale history ng ano ng Nuestra Señora de la Paz Ibenbiahe. Katulad to ng ano guys ng sa Antipolo, Our Lady of Peace and Good Voyage. Ganon din siya. Ayan ay patron din ng ano ng mga lalakbay. Ito lang naman dun sana sa mga naglalakbay diyan sa dito. Dito sa karagatan, yan oh. Karagatan ng Dinggalan. Dinala to na ano, isang Dominikadong padre dito sa Dinggalan. Ang linaw ng tubig oh. Wow. Sa kabila yan guys, nandun na yung ano, nandun na yung Pacific View Deck. Tapos dun sa kabila nun, meron kuweba dun. Magte-trekking nga lang kayo ng 30 minutes mula sa highway. Eh tingnan nyo guys, oh, umiikot na yung ano, Neo, naka-opian. Ganun kalakas yung hangin dito. Hindi niya yung kaya. Oh. Oh, diba? Negative, negative. Hindi siya makakalipad guys. Ito na yung arko ng Dinggalan guys. Yan, pinagbigyan tayo ng panahon. Kahit medyo may pabugso-bugsong hangin, kinaya naman ni Niyo yan.
So pagkatapos kong magpalibad dun sa Aurora guys, mamashell sa Aurora, sa May Dinggalan, ay pumunta naman ako kinabukasan dito sa Dihim na Tagpuan. Tagpuan sa Lumang Gapan. Ito yung Little Bigan ng ano guys, ng Gapan. Ito isa rin yung to sa pinakasikat na tourist destination dito sa Nueva Ecija. Lalo-lalo na ngayong Kapaskuhan guys. Napakaganda ng ano nila dito ng mga dekorasyon. Lalo-lalo na pagkagabi. Itong Little Bigan na ito guys ay ginaya to sa may ano, sikat na tourist destination sa Bigan. Pinasadya talaga siya para ano, maging replika ng Bigan City. Ito yung ano, Tagpuan sa Lumang Gapan. Napakaganda dito guys pagkagabi. Napakaraming yung stall dito na ano ng kainan pagkagabi guys. Tapos ito na yung ano, yung Ferris wheel nila. Halos hindi makuha na to ng Leo guys sa sobrang laki. Kasi mobile lang yung ano, yung controller ko. Wala pa akong RC. Yan. Wala pa nga sa kalahati eh. Oh. Pagkaganda mamasyal dito guys, lalo-lalo sa gabi. Tapos ito naman yung ano, pinakamalaking Christmas tree dito sa buong Nueva Ecija. Yan, sobrang lagi niya. Hindi rin kayang videohan ng ano ng DJ Leo. Ganun siya kalaki. Malapit na ang Kapaskuhan. Malamig na dito sa imin ng hangin. Ngunit parang normal na araw na lamang. Hindi mo na pinararamdaman ang tunay na ligaya tuwing Kapaskuhan. Siguro, tumatanda na talaga tayo kasabay ng pagtanda ng panahon. Maraming nagbabago, maraming lumilipas, maraming nawawala na napasanayan natin noon. Sa panahon ngayon, sapat na siguro yun. Kasama natin ang bawat pamilya. Kailan kaya ulit mararamdaman yung totoong ligaya? Right.